Sir Mike, pwede mong pakisabi tungkol kay Edmond Fortuno kung anong nagawa sa'yo o sa karir mo nung panahon na ikaw ay laki sa layaw? Si Edmond Fortuno, noong 1970s, yan ang pinakamatinding drummer dito. Wala nang iba. So ginamit ko siya sa album ko. Siya ang pumalo sa Laksalayaw dito. At saka yung Zabugsan. Tulungan, hindi, sa tulungan natin si ano naman, si Alex Ahungon. Ang gitarista naman doon, si Marsa Claro. Ang ginagawa ko noon, gusto kong tulungan lahat ng musikero. Although kaya ko naman lahat yun eh. Kaya kong gawin lahat yun, gitara, bass, kaya kong gawin yun. Pero hindi ako ganyan kasakim. Hindi ako sakim. Gusto kong ipamahagi ang pagkakataon na yun sa mga ibang musikero na makilala sila. Pero yung buong album mo sa Awiting Pilipino, lahat ba yun ay si Edmond Fortuno ang nag-drums? Hindi. Iba doon si Pepe. Yung sa album na yun, sa Awiting Pilipino? Sa Awiting Pilipino, halos lahat siya. Si Edmond. Pero hindi lahat. Yung si Edmond kasi, nung time na yun, siya lang available na magaling. Na kaya niyang paluan yung nasa isip ko. Okay. Pero nung time na sa Japan, yung Speed, Glue, and Sinky, di ba nung time na yon wala ka pa nun sa Speed, Glue, and Sinky? Unang-unang... Sinabing Speed, Glue, and Sinky... Ano? Grupo nyo sa Japan? Yes. Oh. Yung Speed, Glue, and Sinky sa Japan, ha? Oh. Kaya ako nasali doon, nasama. Kasi na-hospital, na-rehab, yung bahista. Si Mabu. Na-rehab. So, hindi siya pwedeng tumugtog. Ako ngayon ang pumasok. Sino nag-recommenda sa'yo sa Speed, Glue? Si Pepe or si Edmond? Wala na si Edmond, bro. Si Edmond nandito na sa Pilipinas. Napauwi na. Pinauwi na. Dahil sa drugs. Kung hindi siya naging 18 years old, tulog habang buhay. Habang buhay. Sa Japan. Nahuli, marihuana eh. Pero totoo na si Edmond that time, siya yung sikat na drummer sa Japan? Oh. Totoo? Bawo lahat. Magaling? Oh. Pero pagdating ni Pepe, natabunan na si Pepe. Si Edmond doon. Matindi si Pepe mag-drum. Pero totoo, isa pa. Totoo si Edmond, kinukuha ng Plastic Ono ba ni Yoko Ono bilang dramista? Yes. Inoperan siya sino nag-offer sa kanya? Si Yoko Ono o si John Lennon? Of course, Yoko Ono. Kasi si Yoko Ono ang Hapon eh. Oh. Japanese siya. Si ano? Sino yan? Sige, sir, Mike. Sikat si importante itong ano. Sikat na sikat si Edmond noon, bro. Bumayo na kay Sir Amboy yan, ha? Kung sa mga nakikinig po ay hindi nakakaalam, si Edmond Fortuno po, siya yung dramista ng Anak Bayan at dramista ni Sampagita. Siya ang dramista ni Sampagita. Isa sa mga tumulong sa Pinoy Rock kay Mike Hanopol. Bilang isang dramista. Tapos si Edmond Fortuno, siya yung batang dramista na sumikat sa Japan. Tama. Ang nakakalungkot, sasabihin ko na lang na nakakalungkot. Ito kasing legacy ito eh. Hindi na sa ang tingin ko sa malayo. Ang tingin ko sa malayo. Hindi siya mawawala na siya, bro. I mean, ano ibig sabihin mo, Sir Mike, mawawala na? Ano na siya eh, yung Laos, pardon. Hindi lang Laos, kundi yung kanyang genre, yung kanyang genre. Oh. No?
para bang endangered species na siya eh. Endangered, sabihin, parang yung mga hayop na Saramay, ha? Mawawala na, bro. Iwan na namin yung ano. Yeah. Isang araw na lang, ha? So, tayo, like this music, no, legacy ng Pinoy rock, bro. Mabuti nga, nandito pa ako, eh. At least, meron pa siyang buhay. Ang tanong kasi, kung wala na ako, no, ano mangyayari sa palagay? Ano kaya mangyayari? Sa palagay mo. Ako na lang nalalabi. Hindi, ito, tanong sa Mike. Buat, paano ka nag-survive nung time na wala na yung kayo ng Juan de la Cruz? Hindi, siyempre, ang survival, it's because of your health, no? Yung kalusugan mo, ayos pa, no? Kaya medyo na-extend pa yon. Extend. Meron extension, no? Pero yung, ang tinitingnan ko kasi lagi dyan, bro, yung dulo eh. Yung dulo. Mm. Yung pinaka dulo hangganan. Mm. Kitang-kita ko na, bro, na mawawala na talaga. Mm. Ayun ang matindi ron. Pag nawala na itong Pinoy music, wala na. I mean, hindi ko na alam kung anong mangyari. Dahil kitang-kita ko na, bro, mawawala talaga. Mm. Kaya lang nandito pa, dahil nandito ako. Ito po yung mga kaibigan ng kaarawan ni Mike Hanopol, April 10, 2001, ay akin pong ini-interview ang ating Pinoy Rock Legend sa kanyang bahay dito sa Tanawang, Batangas. Kasama po namin yung mga kaibigan namin dito. Si Edwin Lombreso. Edwin. Ikaw pare? Si Yoni. At andito si ating idol, si Amay Bisaya. Amay Bisaya po. Ayan po. Ito po. Ito pandemic po ngayon, pero pinilit nilang pumunta. Ito, aking pinsan si Jeffrey. Pinilit po natin pumunta rito dahil po sa akin idol. Sa idol natin, si Mike Hanopol. Ngayon po may mga iba. Kung sino pong may mga katanungan tungkol kay sa ating idol na si Mike Hanopol, pwede kayo magtanong sa kayo. Sige, tanong. Tanong po kayo. Walang problema. Ano? Sige, Mayer. Tanong. Tanong kayo pa malami. Anong tanong mo kay Sir Mike? Mike, kamusta ang love life niya? Ngayon? Oo. Oh. Ata si Amay. Kamusta yung love life niya? Oo. Oh, sagutin mo yan. Love life? Oo. Oh. Meron ako nakikitang mali. Bakit? Sa love life. In general. Kasi ang usually, in general, I mean, buong mundo, buong tao, ang love life, para ba siyang ang pinaka-major dito sa love life at sex life. Di ba? Kaya mo pa yon? Madalas yan. Hindi, buong muna tayo dumating doon. Puntuhin muna natin tanong na sex life. Sige. Ang nangyayari kasi, pagka dalawa kasi, pag ang lalaki hindi naka-perform sa kanyang gustong gawin, may diferensya yon. May diferensya. Ang babae naman, hindi nasarapan, may diferensya. Di ba? So, nandun eh. Ang nangyayari, ang punto ng love life, nandito sa sex, mali. Ang pagsisex ng tao, bro, is just a part of design in nature para makagawa ng bata. Yun lang naman yun eh. Mm. Hindi yung ginawa itong sex para masarapan ka. Hindi! Ano pa, may physics daw. Para gumawa ka ng tao. Ganun yun eh. Oh. Yun ang essence ng sex. Yeah. At least naliwanagan. Yes! Pero tanong, isa pang tanong sa Mike ha. Kasi yung mga kaibigan ko, tinatanong ako, ano ba si Sir Mike, born again? Muslim ka daw? Ano ba talaga yung reliyon mo? Hodyo. Hodyo. Hindi. Mali. Oh. Wala akong religion. Sige. Wala. Anong pinaniniwalaan mo tungkol sa ating Panginoon? Wala akong paniwala. Wala akong paniwala. Kasi ang paniwala, mali.
ang paniniwala sa isang bagay ay may kasamang suspicioso, doubt, alinlangan, hindi talaga sigurado. Yun ang paniwala. Pero pag inaccept mo ang isang bagay as in reality, ay, ibang usapan yun, bro. Kailangan nandito ka sa reality. Pag walang reality, ang mangyayari, fantasy, imagination. So walang katotohanan. Kasi ang paniwala, walang preba eh. Naniwala ka lang sa sinabi, sa nabasa, sa narinig. Naniwala ka lang. Pero walang common sense yung naniwala ka lang. Hindi common sense yun. Ang common sense talaga e reality. Common sense yun eh. Yun ang religion ko. Common sense. Wala akong religion. Pero may practice kayo. Ha? May practice ka na, alipa, meditation. Meron kang ginagawa. O, siyempre. Hindi pwedeng wala. May practices, may meditation, merong concentration, pero walang paniwala. Tama yun. Ang tingin ko sa bagay, sa inyo, hindi paniwala eh. Bakit ako maniniwala sa nakikita ko? Ha? Ang paniwala, bro, hindi mo nakita, wala kang preba, walang testimony, ha? Walang witnesses or evidence, wala. Paniwala, sabihin mo, gamitin natin paniwala sa korte. Sa korte ba pwede mong sabihin, Your Honor, naniniwala ako na itong tao na ito ang pumatay. Kailangan ng ebidensya. Kailangan may ebidensya eh. Wala kang ebidensya, ano yung paniwala? Hindi. Acceptin ba yung paniwala, yung reality sa harap natin? Kasi yung reality sa harap natin, totoo yan eh. Yung hangin. Paniniwalaan mo ba yung mga puno na yan na nagsisigalawan? Maniniwala ka pa ba dyan? Eh, nandiyan na yan, totoo na yan, nakitang-kita mo na eh. Paniniwalaan ko pa ba yan? Hindi na. Yun ang religion ko. Paramay. Okay. Yun ang religion ko. Okay. Kami tatakbo na. Sir Mike, ano? Okay. Ayos.